Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. We have this car in here. It's a 2018 Toyota Tacoma. It's already lifted 6 inches, but the upper control arm is stuck, still stuck. But the owner of the car, you want to put an aftermarket upper control arm. So I'm gonna show you guys how to install the aftermarket upper control arm. It's the one. This one is 1400, like there. So I'm gonna assemble first. This one is going in here, and the other one is inside. This one is 2018. Bagong-bago pa. Tignan nyo po, bagong-bago pa yung sakyan. Guwapo. Ating guwapo ng may-ari. Yan mo yung may-ari, pulis. Pulis? Okay, nilalagay ko muna itong panya. Medyo maigpit ng kaunti bago kasi ginagasgas niya pa lang yung tread niya. Dapat halos kaparehas yung tatanggalin. Para hindi magkuhan yung gulong niya, mag tawag doon, hindi siya mag-disalign. Kasamin lang siguro, mas mura to. Mainland US. Kasi dito kami sa Hawaii, malayo. Alin dito, ito. Ganyan ang position niya. Maramit ba? Meron pa dito yung buwan niya. Dito. Ito yung parts niya. Ito natin ng konting grasa para mas madulas. Mas madulas siyang papasok. Mas madulas na papasok. Ay! Ay! Nalaglag siya ha! Siya ng padulas. Ayaw niyang pumasok. Ito yung tornillo niya. Madali lang po magkabit nito. DIY nyo na lang. Tapos hindi nyo makuha yung alignment, palay nyo na lang. Pag
Yung dito po, lagyan niyo siya ng rasa. Para mas maganda. Okay, meron pa ito. Ito yung parts niya. Ito po may may linya, may guhit, may linya na kwan dito po sa loob ito. Para eksakto doon sa kwan niya, yung paglalagyan doon, yung pangalan. So itong walang linya na sa labas. Po ang upper control arm. Okay, baklasin ko na yun dito. Siyang kwan, cover. Nakatago. Tago ang kanya. Corta. Ito po ang papalitan namin. Is upper control arm. Ito po yung stock. Ito yung lagyan ng aftermarket. Control arm. Alam mo naman yung mga young boy, gustong gusto nila yung look. Kaya yung ilalagay niya, yung heavy duty, pang off-road talaga. 1400. Tagin ko mo. Okay, tanggalin po natin yung pin kanina. May pin na. Pin doon. Ito po ay number 18. Well, tinalian ko po siya para hindi tutumba dito. Ito, tanggalin nyo rin. Ay, ito po, number 19. Ang problema po dito, dito po, ito pong bolt na to, naka-align dito. Kaya ang gawin nyo ito, itong pan ito, bent nyo papalabas ito. Kasi naka-align, no? Hirap tong tanggalin kasi naka-align siya. Ang gagawin natin, i-bent natin to. Kalikon muna natin itong mga wire jack doon sa loob. Tapos ito, i-pint natin. Kasi ito, parehas sila, oh. Ewan ko, yung Toyota, dinisign nila na ganyan. Nalang po natin sa loob, baka may wire. Boss, tanong natin ito sa paralelo niya. Mahirap siya, nipit. Umiikot po, kontrahin niyo po sa kabila.
ito. Pag hindi nyo binito, hindi nyo matatanggal yung tornilyo. Ito. Ayan, tumama na siya. Ito pong mahirap. Inangkot sa taas kung paano. Ito na po. Bali, natanggal ko na yung tornilyo niya. Bali, pinupok ko dito ng kwan. Lagyan ko siya ng screwdriver, pinupok ko. Ito po yung bolt niya. Oh. Tapos tatapat dito sa may tawag dito. Kaya ang hirap tanggalin. Kaya bent mo ba? Mayroon po yung one stock na upper control arm. Bali, ang gagawin ko na lang po para hindi ako mahirapan na magpon yung tornilyo dito. Balik na rin ko na lang. Pataas na lang. Tornilyo, tanggalin ko itong line ng kwan ng line ng brake, yung brake line. Tanggalin ko muna, balik ko rin mamaya para ma-align ko lang yung kwan, yung tornilyo. Tapos pasok ko na to, tapos silipin ko yung alignment niya kung ayos. Ayan po, tapos lagyan natin yung bolt. Pero silipin nyo muna yung alignment kung tama. Dapat natin adjustan o hindi. Kaya silipin ko muna yung alignment niya. Bali yung alignment niya po. Ito. Pasok sa doon. Ilabas natin dito. Dito sa side na to. Ilabas natin. So, ang gagawin natin, adjustan natin dito. Adjustin natin dito. Palabasin natin ito. Mga half inch siguro. Kaya ito, labasin, palalabas ko na naman. Ang galing ko muna itong mga to. Itong mga to kasi ito papaikutin ko siya, papalabasin ko siya. Mahirap siyang paikutin. Tapos balik ko na naman siya. Kung saan tayo mag-adjust.
Balik ko na naman to. Tignan ko na naman yung kanya adjustment, yung alignment. Yan. Silipin ko na naman kung ayos yung alignment niya. Ayun na po, tapos na. Ang lagay ko na. Balik-tight ko na lang. Bali, binaliktad ko yung tornil niya. Dito ko pinasok. Tinanggal, bali. Bali, punyos ko itong kwad. Tinanggal ko yung tornilyo ng brake line para maipush ko paloob ng kaunti. Para maipasok natin yung tornilyo. Mas madali dito kaysa dun sa taas. Itan lang na, ang kwan lang nito kasi baka nat matanggal to, mahugot tong tornilyo pababa. So ang gagawin ko na lang, lagyan ko siya ng glue dito o thread locker. Lagyan ko siya ng thread locker para hindi matanggal yung tornilyo. Tignan lang natin ito, mahigpit. Yeah, just put the silicone glue in there. Dali ko na rin po itong kwan. Alin niya. Ito, sikitan ko na ito. Itab lang natin to. Tapos may cover dito sa taas. Ano po yung cover niya? Ita, yun pala kayo. Alpa, tapos na. Andiyan lang po ang pagpalit ng upper control arm ng 2018 Toyota Tacoma. Yan po. Don't forget to subscribe, like, and comment. Mahalo.